natin ngayon sa pamamagitan po ng linya ng telepono si Kaobet Martin, ang siya pong national president ng grupong Pasang Masda. Kaobet, magandang umaga. Si Tony po ito at saka si Danny. Isang magandang umaga, Tony at Danny, ano, at sa mga nakikinig po at nanonood sa atin dito sa Teleradio. Magandang umaga po. Good morning po. Po muli. Opo. Well, Kaobet, ha? Meron na ho ba kayong natanggap na siguro dagdag na detalye, no, mula sa mga tao sa LTO? Paano ho ba nila ikasasakatuparan itong comprehensive driver's education? At sa tingin niyo po ba, kailangan pa ho ba talagang sumailalim dito o dumaan dito ang mga magre-renew ng kanilang lisensya? Alam mo, Tony, ano, Danny, ano, kung hindi ako nagkakamali, a year ago, take up namin nila as Edgar Galvanti, yan, si Secretary Tugade, at iba pang mga member ng LTO present during the meeting. At ako mismo, hindi ko tinututulan ang 10 years na renewal ng driver's license. I think that will take the effect na nila yan. Kundi ang akin lamang suggestion dito, sabi ko, sa mga kabataan, edad 40, 50, okay lang yung 10 years. As long as nawala silang huli, walang accident for the past years, pwede nyo ibigay yan. Subalit, pagbataan to, kaibigan Tony at kaibigan Danny, every 3 years, dapat dadaanin sila na pinag-uusapan ng comprehensive training driver. Kasi nga may mga pagbabago yearly ang ating mga batas trapiko. Meron mga international signages na nababago. So yun ay parang refresher course lang. Ala namang i-refresh mo lang na may knowledge mo dyan. Updating the driver about the new approach ng LTO, ng mga signages, ng mga violence, mga offenses. Mga bagong batas sa trapiko, gano'n. Yes, mga bagong batas sa trapiko para ma-refresh lang sila at ma-update sila. Yun ang aking suggestion dyan. At doon naman sa mga senior na kagaya ko, I am now 37, 73. Ako, tutunakot sa 10 years kami. Every 5 years na lang kami. And every year or 2 years, meron na kaming check-up ng physical check-up namin, pati itong eyesight neto, vision of the eyes. Everything kasi nagbabago ang senior. Alam nyo naman, pagka senior ka na, humihina ng iyong mga, alam mo na, yung kalkulasyon mo, yung mga anticipation mo. So, sa senior, talagang tinutulang ko yung 10 years na yan. Gawing 5 years, and every 2 years or 3 years, kailangan meron ding medical and examination sa mga eye test. Yes, ganun. Medical. So, may ano pa ba? May pagkuha pa rin ng urine sample? Well, yung kasi nahinto na yung urine sample na yan. Pero sa ngayon, alam ko, wala na yan eh. Yung drug test na yan, list na yan eh. At another expense on the part of the drivers, na alam mo naman, nagkaroon ng issue dyan. Ang nangyari dyan, yung hindi pasado, nagpa-positive, yung iba ang paiihiin, alam mo na, just to pass the test, nagiging negative. Kanya yan ay nagiging issue na. Isa rin ako sa tumutol dyan at tanggalin na yan. Kaobet, pag sinabi nyo bang refresher course, ibig sabihin nyo ba yan? Parang written exam lang para ma-refresh lang sila sa mga bagong, let's say, batas sa trapiko? Or kailangan nyo ba they will be accompanied by a driver na para ituturo ito yung mga pagbabago? Kasi that will take time. Ano ho ba klaseng refresher course ang gagawin? Yeah. Yung pinag-usapan namin yun nila, Sekto, may recollection. Ano ba, mga 3 hours, 2 hours lang, parang sort of seminar lang sa mga driver na, ito na ang mga bago nating batas trapiko, ito na ang mga signages, ito na ang gagawin natin, ito na ang ganon. So, kung may konti mang written, yun naman yung written, halimbawa may written, yun lang tinitinan din naman ang kapasidad ng isang tao. Pero although, if you fail dun sa written, wala namang problema yon. But what ang mahalaga, Tony and Danny, yung ma-repress ka sa mga nangyay, sa mga bagong batas trapiko, sa mga ini-implement na yun. Kasi na yun, tinan mo lang, meron tayong bike lane. Nakikita po nyo yan. Bawal dumaan dyan ang sasakyang pampubliko at privado. So, maraming hindi nakakaalam yan. So, kailangan dyan, ma-educate natin sila na itong mga bike lane na ito, bawal, pwede ka lang kumuros, tumawid, kumapasok. Pero you can never use that as your lane para lamang lumag ka sa trapiko.
Yan ang mga isang, that is a city ordinance or kung ano man tawagin natin yan. Yan ang mga kailangan may educate din natin ang ating mga driver ngayon para dyan sa bagay na yan. Kasi sa totoo lang, kaibigan Tony, kaibigan Danny, huwag namang magagalit ibang driver sa akin. Tama lang maghigpit. Kasi kung makikita natin ang mga aksidente ngayon, almost laging sa intersection. Bakit? Yeah. Yung iba kasi, I agree. I agree, sir. Marami ho talaga aksidente. Pero di ba, when you get a license, di ba parang meron din ho tayo mga point system doon sa mga violations? Kasi parang feeling ko, yung pag marami ka ng violations, dapat yun yung mga priority na dapat dumaan sa mga ganyan refresher courses. Eh. Sa akin lang ho. Tama po yan. Kanya nga po sinasabi ko lang. Eto, makikita po natin, maraming driver pa rin. Keep intersection open. Ako mismo na-experience ko yan. Alam mo, nung yung mga driver, binlock pa intersection. Sabi ko, Brad, keep intersection open. O, di pininger point pa ako, galit pa sa akin. So, yan ang mga tinatawag ko na mga driver na they do not understand what they are reading about, what are the signages na itong keep intersection open. Huwag mong punuin ang pagkasarado sa labas. Kahit nakagawa, huminto ka na, two-way, doon sa dati, so nga, pag nagbuka, abutan ka, bigyan natin ng pagkakataon. Yun po yung mga simpleng traffic violation, simple signages, na hindi naiintindihan ng mga tao natin, mga driver natin. Bara-bara. Ang iniisip, nag-aapura ako, puro ka nag-aapura, pero kitang-kita mo, stop. Pinuno mo pa ang intersection. Go! Go tayo, pero puno sa kamila. Yung may dapat mong bara ng kalye. Yan po yung mga sinasabi kong educational na disiplina rin eh. Disiplina para malaman ng driver. Kaobet. You know what? You know wala sa atin eh. Karamihan eh. Malam mo yung disiplina sa kalye. Yung halimbawa po na yon, yung halimbawa po na yon na binigay niyo no, Kaobet. Sa akin naman, tama nga no na yung katulad niyan na keep intersection open, malinaw naman po na ganun po dapat talaga ang gagawin no. Pero kunwari ako ha, at saka si paring Danny, nanggagaling po kami dito sa kabundukan po ng Quezon City no. Okay. Madalas kunwari pagtatawid kami papasok ng Commonwealth Avenue, ang nagpapago sa amin yung mga traffic enforcer no. Hindi naman nila pinipigilan yung pagdaloy ng sasakyan sa intersection na mahihinto doon sa intersection. Kahit na sabihin mong mapupuno yung intersection, hindi naman nila pinipigilan eh. Sila mismo ang sila pa nga yung parang sinasabi nila na bilisan nyo, pasok na kayo. Tapos pag naabutan ng ilaw, nakahamba lang na ngayon yung mga sasakyan sa intersection. Yung mga driver, sumusunod lang doon sa traffic enforcer. Hindi ho kaya pati traffic enforcer, bigyan din ng comprehensive driver education. Tony, kaibigan Tony, na you hit the nail right on its head, kaibigan Danny. Kaya yung mga traffic enforcer na yan, mag-aral din ng seminar, mag-seminar ng traffic rules and regulations. Dapat sila mauna eh. Ang sinasabi ko, atin na mo, bakit ba matraffic sa isang lugar? Gusto na, wag patumbato sa langit, ang tamayo huwag magagalit. Gusto ng mga enforcer matraffic sa isang lugar para yung kanilang delensya ay nandoon. Ganyan lang yan eh. Sasamahan natin ng ganyan. Totoo yan, Danny, Tony. Na-experience ko yan. Kanya, lagi kong sinasabi sa isang TV station, sa inyong istasyon, during the time he said, enforcement lang ang kailangan yan. But the enforcer who enforce the law, alam nyo na. Kanya, yan ang sinasabi ko. Paano, how can we discipline these drivers? Doon lang sa mag-i-enforce ng batas traffic, tanga, inutil. Kanya, sabi ko nga, yung mga yan, may sinabi mo, Bobby Tony, parin Danny, they have to undergo a traffic seminar. Pago kayo ng pago. Ako naman, sinasabi ko, go nga, ang traffic light, punong-puno na kami, pupunoy mo pa ang kalye. That is kaya simple, simple kasi, ano lang yan, simple arithmetic. Kasi nga, kung ikaw yung motorista at alam mo naman yung tama, no, na ayaw mo dapat na makaperwisyo ka, ayaw mo bumara sa intersection, pero yung traffic enforcer na nagpupumilit na, abante mo na, nagtatrapak na sa likod mo, binubusinahan ka pa nung nasa likod mo. Anong galit. Gagawin mo? Alam ka naman sabihin mo na,
Sir, sir, nag-comprehensive driver's education po ako. Ang turo ko sa akin ay baka murahin ko pa. Baka magbuno pa kayo sa kalsada noon, oo. Kanya nga yung mga manual traffic na ganyan, gaya ng mga enforcers natin, even the police, kailangan tinitingnan yung situation ng kapaligiran para maiwasan natin yung pag-aaway ng driver at yung pagluwag ng trapiko. As I have said, mga kaibigan, ang gustong-gusto nga niya mga yan ng matraffic para yung delay sa hindi nawawala. Question, Kaobet. Yes, sir. Ito po bang comprehensive driver's education? Ito po ba ay may kaakibat na written examination at may bayad po ba ito? Wala po itong bayad. Ito po ay isang refresher course para sa kabutihan at kaalaman ng mga bagong trapiko sa pagmamaneho ng isang super. Kanya alam mo, kaibigan Tony, ano? Kaibigan Dan. Ang ibang grupo kasi sinasabi sipak sa gobyerno. Pagka maganda ang ginagawa ng gobyerno, sinusuportahan ko. Pagka pangit, kinokontra ko. Paano paraan mo? Nakikiupo ako kay Asik Galvante. Sir, Asik, parang hindi po maganda yung ganito. Pakiting lang po natin, pag-usapan lang po natin. O ito po, napaganda ng ginawa nyo. Sinusuportahan po ito ng grupo kong pasang masa. Siguro, ano mo, kaibigan Tony, ano, matagal tayong magkaibigan, matagal tayong magkaibigan Danny. Hindi natin kailangan maging destructive leader. Kailangan, let us all be constructive. Tulungan natin ang proyekto ng pamahalaan. Pagka mali naman ang pamahalaan at naipaliwanag mo, sumusunod naman yan eh. I could still remember, sorry to say, Bayani Fernando, my good friend, as a chairman ng MMDA. Alam mo ang kanya nung say chairman, tatawagin kami lahat ng transport leader, buses, taxis. O sige, i-experiment muna natin ito ng 1 week o 2 weeks. Pagka hindi maganda, ibalik natin. Yung mga ganong approach. Kasi kami man mismo natutuwa. Dahil, o subukan lang natin. O ito yung maging efektibo, ituloy natin. O hindi naman, ibalik natin sa dati. So may pilot testing muna? Correct, sir. That's the right term, pilot testing. Pero tingin ko, Kaobet, unahin muna yung mga bus and PUV, yung mga jeepney drivers. Kasi doon lalo na yung may violation. Tingin ko kasi maraming violation from their end. Buti nga may bus carousel na sa EDSA, pero ibang lugar na may mga bus, bumabalagbag pa rin sa gitna. Yun nga po doon na Danny, Tony, bumapasok na sinasabi kong enforcement. Ang ating mga enforcer, kailangan they have to implement. Kaya ang nangyayari nga pa doon, yung mga may usapan, may kasunduan. Paano gagawin natin, madidisiplina natin yung mga iyan? Kapagka tayo, ang mga mamaya nakitang ganyan, ano ba nagiging interpretasyon sa mga impo? May ilagay kasi kaya, kanya-ganyan-yan. Yung mga isyo kayo kasi nag-alagay kami, kanya hindi kami inuuli. Kanya sabi ko nga, si Chairman na Bayani Fernando at itong si Bayani, si Chairman Bayani hindi pa namin meet sa transport mukhang mahirap itong harapin siguro naisindihan ako naman dahil panahon ng COVID na ganito kami, antuan-tuan lang ako si Chairman Bayani Fernando kay Asik Galvante ayun talagang open yan talagang humihingi yan ng ano bang maganda natin gawin pagtulungan natin kanya alam mo kaibigan Tony, kaibigan Danny. Kami mga transport leader, talagang kailangan kinoconsider din, kinoconsult doon sa mga bagay na ganyan. Dahil kagaya ko, hindi ako nagyayabang. Ako'y nag-jeepney driver, operator ako. Operator ako. Kanya alam ko ang buhay ng isang driver, alam ko ang buhay ng isang operator, alam ko ang batas trapiko. Yes, sir. Sorry po, medyo maikli na lang po kasi yung oras na natitira sa atin. Para lang malinaw, no, dun sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig, tagapanood, no. Kung ikaw ay isa sa ilalim diyan sa comprehensive driver's education, paano ho ba ang batayan o sukatan para malaman na talagang naiintindihan mo na, no, yung mga itinuturo diyan sa comprehensive driver's education para ikaw ay magkaroon ng certificate? Kasi walang exam, sabi nyo So hindi po talaga makikita kung ano yung kaalaman, no, nung nagre-renew ng driver's license sa mga road regulations. Paano po natin masasabi na deserving siya na makakuha ng certificate na yan? I'm sorry na siguro kung nabagit kong walang exam.
alam mo, every time naman ganyan, meron naman sinatawag tayong oral at meron naman tayong tinatawag na written. Maganda yung bot na yan eh. Para makita, nabanggit ko kanina, yung kapasidad ng kakayan na isang tao. At kung bumagsak naman dyan sa written, yun ang to my recollection, kaibigan Tony Dani. Eh, ala namang problema, hindi naman masususpend ang driver's license mo eh. Aba, hindi, at least, natuto ka. Alam mo pala, nalaman mo na ito pala yung mga mali. Kanya yung comprehensive driving skill na ako yung sinasangayunan ko yan at talagang kailangan natin ngayon. Sa titigan, pero walang exam. Ng mga driver natin. Walang exam. Mayroon na yun, okay na sa akin yun. Nabanggit ko rin yung kailangan may written din tayo dyan. Ah, kailangan may exam. Okay. Oo, no? Para makita mo yung kapasidad lang ng tao. Ibig naman, kung mag-fail ka naman sa written exam, hindi naman ibig sabihin, you will not get your license. They will confiscate your license. Edukasyon lang yan. O. Ito lang kaya mo. Hindi, okay. Bibigyan ng pamphlet dyan. O. Ito pag-aralan mo mabuti para sa susunod eh. Alam mo na lahat yan. Gusto ko malaman paano ano yan. Kapasidad mo. Kaobet, gusto ko makita yung kunyari paano nyo ihahanda yung module niyan. Ibig sabihin, ano mga questionnaire? Sino yung magpe-prepare niya? Kayo ba ikukonsultahin? Ano yung mga tamang, ano, let's say, ito mga pagbabago sa batas trapiko? Ganon? Hindi ba maganda yung ganon? May mga nakikita mo, may mga pagbabago na dapat natin. Hindi, pero yung pagdadrafo ng module, sino ho yung magagawa nun? Oo. Ayan niya kay mga kaibigan, I'm on my way to LTO. Ibe-verify ko rin yung kaya ating Delmonte lahat pamiyang hapon. Ando na po ako. Okay. Okay. Dito, yun po siguro, linawin na lang natin later on, no, Kaobet. Kapag kayo ay kailangang sumailalim dyan sa comprehensive driver's education, ano nga ba yung mga materials na babasahin mo dapat? Sino magpe-prepare nito? At kung talaga pong either may exam ba o walang exam at talagang walang bayad na extra, ha? Opo. Alam mo dyan na, Tony, walang bayad dyan. Pero nevertheless, anyway, I have your number naman dito. Yung number is 0917-557-7417. I-text nyo po yung number nyo at mamaya, I will give you feedback regarding dito sa napakahalagang pinag-uusapan natin. Mahalaga po ito. Mahalaga ito sa mga driver, sa pedestrian, sa ating lahat para maiwasan ang accident. Kaobet, isa pa hong pahabol na tanong bago po tayo magbabayad sa inyo. Oh, dahil nga po sa gusto na nga po ng LTO sana, DOTR na ibalik na sa 100% capacity, no? Yung mga PUV, sa halip na kayo ay humingi ng dagdag pasahe, ito ho ba acceptable na sa pangkat po ninyo? Well, alam niyo kaibigan Tony Dani, ako nung during our executive session sa Congress with the Egay Sarmiento, chairman ng Committee on Transportation, ako po ang nagre-recommend yan. Sapagkat sa taas ng presyo ng petrolyo ngayon, nasa 52-53 na po tayo ngayon. Yeah. Hinihiling ko po yung cash subsidy, ayun, naglabasa ng 1 billion. Tony, pare, parin dali, ang laki, hindi po ba? Pero pag pinag-aralan mo yan, nasa 2,000-3,000 lang pinakmalaki makukuha ng jeepney drivers dyan. Pag-uusapan din po namin ng Chairman Delgar ngayon yung mga 12 o'clock eh. Yan tatalakayin ko. Kanya after sa LTFR, dito ako ng LTO for your info. Pangalawa po, yung public lane sa mga oil na piso, we request ang DOE present during the executive session, gawin 3 piso. Aha. At pangatlo po, yan ang sinabi ko, yan ang full capacity. Bakit ko nabanggit yan? Sinamon Dolomite, thousands. Alang social distancing. Magpunta kayo sa mga malls, sa mga center, puno na ang tao. Na. Kasi nasabik ang tao after 2 years sa parang lumwag, level 3. Eh ngayon, dito naman po, kanya nire-recommend ko rin, ako po ang nagpanukala niyang, 100% pa yan. Ang isang driver naman, madaling disiplinahin yan. No face shield, no face mask, no ride. Para humayawan, ano pa rin yung protocol natin? Dahil sa taas nga, kaibigan to, ng presyo ng diesel, din namin kaya. At yan po ang ibinabargain ko, naka-hold po ang aming petition for fare hike na 3 pesos. Naintindihan ko. Basta 100% capacity. Hindi kami magtataas. Ibigay lang po yung kailangan namin. Okay. Mayroon tayo mga protocol na gagawin dyan. Okay. Alright. Sige, balitaan nyo na lang. Balitaan nyo na lang kami, Kaobet, ha? Pag tapos na yung mga pulong ninyo with the LTFRB and LTO. Yes, thank you so much, Kaobet. Maraming salamat, kaibigan Tony and Danny at Tele Radio. Magandang umaga po sa mga nakikinig. Isang magandang umaga at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos.